Para sa masayang pagsasama bilang mag-asawa, huwag mong sasabayan ang galit ng asawa mo. Tatandaan mo palagi, isa lang dapat ang galit sa loob ng bahay. At si Mrs. Yun, kung hindi ikaw, siya. Kailangan isa lang ang galit sa bahay. Kalma ka lang. Hayaan mo lang siyang magalit. Hayaan mo lang siyang sumigaw, magwala, at magbunganga. Basta manahimik ka lang. At kapag humupa na ang galit niya, tsaka kayo mag-usap para ayusin at pag-usapan ang ikinagagalit niya para ito ay maayos. At kung ikaw naman ang galit, sikapin mong magpigil ng iyong sarili. Sikapin mong hindi makapanakit physically and verbally. Huwag pagbubuhatan ng kamay ang asawa at huwag magsasalita ng ikasasakit ng kanyang kalooban dahil lalong lumalala ang problema kapag nasasaktan natin ang isa't isa. At kung hindi maiiwasang makapagsalita ng masasakit, huwag mo nalang dibdibin. Isipin mo nalang galit lang ang asawa mo. Nasabi niya yun dahil galit siya. E totoo naman, alangan namang galit na galit ang asawa mo ay pinuri ka pa, pinagluto at inistima. Natural, pag nagagalit ang tao, iba ang lumalabas sa bibig. Ang gawin mo na lang, pasok sa kanang tenga, palabasin sa kaliwa. Huwag masyadong dibdibin. Isipin mo na lang, galit lang siya.